Maling chismis kay Casimero, huwag maniwala. Anong nangyari kay Ryan Garcia? Pag-usapan natin yan mga troops. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakiclick muna ng like and notification bell button at pasubscribe na rin sa aking Easy Work Sports YouTube channel. Maraming salamat troops. Knockout artist na si Ryan Garcia, sinumpong na naman ng kabaliwan. Noong mga nakaraang araw nga ay kung ano-anong pakulo ang ginawa ni Ryan para mapag-usapan ng husto ang laban sa pagitan niya at ng former undisputed champion and current WBC junior welterweight champion Devin "The Dream" Haney. Mula sa pag-brought up ng larawan nila Haney at controversial rapper na si Sean Combs o mas kilala sa tawag na PDD. Sa pagkalat ng video footage ng sparring nila Haney at Tank at kung ano-ano pa. Na hindi rin naman maitatanggi na naging sobrang effective dahil talagang sunod-sunod ang pag-trend na paparating na laban nila. Ngunit ngayon nga ay talagang dinala na ni Ryan ang marketing ng laban na ito into a different level. May mga weirdong post kasi si Ryan sa kanyang social media account na mga bagay para mag-alala o pagdudahan siya ng mga tao. Isa nga sa mga weirdong post ni Ryan ay ang larawan na may nakasulat na "This might be culture" at caption saying "Been a fan so far, but now it's time to close the show for now. I'll see you in a few. The guy that comments first is a fool. I'm sad. WTF. Drea, call me back." Sa mga hindi po nakakaalam kung sino si Drea na tinutukoy ni Ryan sa comment ay siya po ang recent divorced wife ni Ryan. Ang isa pa pong post ni Ryan ay video na tila ba parang tumatakbo siya at may humahabol sa kanya at may caption na "We got him boys, Ryan Garcia RIP bitch" at may caption na "The death of Ryan Garcia, Bill Haney was right on that one, Baphomet Baphomet, this is why you don't mess with us at the top bitch ass bitch." Maraming fans sa comment section ang nagsasabi na epekto ito ng tama ng cocaine na binibigay sa kanya di umano ng kanyang promoter na si Oscar De La Hoya. May mga fans din na sineryoso ang post na ito at nag-alala para kay Ryan. May mga fans din naman na sinabing palusot ito ni Ryan para makataka sa laban. At may mga nagsasabi rin na kinakailangan na ni Ryan na magpatingin sa espesyalista. Ano man ang dahilan ng pinagagagawa ni Ryan ay talagang nakakatulong ito para mapag-usapan ng laban at paniguradong magre-resulta ito sa napakalaking pay-per-view buys. Gaganapin ang Haney vs. Garcia fight sa April 20 sa Brooklyn, New York mga troops, kaya panoorin natin yan. Sa kabilang banda naman po ay patungkol sa balita na kumakalat ngayon sa social media patungkol sa potensyal na laban ng ating 3 Division World Champion Janreel Cuadro alas Casimero at super bantamweight top contender TJ Duhaney, ay lumabas na naman nga po ang rumors patungkol dito. May mga boxing vloggers po kasi ang nagsasabi na magiging undercard di umano ang Casimero vs. Duhaney fight sa inaayos na laban nila 2 Division Undisputed Champion na Oya the Monster Inoue at WBC Mandatory Challenger Luis Pantera Neri na gagawin sa buwan ng Mayo sa bansang Japan. Agad naman itong pinabulaanan ng MP Promotions President Sean Gibbons' right hand sa Pinas na si Mark Yao, aka Silver Voice, at sinabing fake news daw ito. Nagmula na daw mismo sa handler ni Duhaney na sina Sean Gibbons at si Mike Altamura ang kumpirmasyon na hindi totoo ang rumors na ito. Sa ngayon ay wala pa rin inilalabas na pangalan ang kampo ni Casimero patungkol sa susunod niyang makakalaban. Kahit sino ang makatapat ay sana ay gawin talaga siyang undercard sa laban ni Inoue at Neri, nang sa ganun ay makasabay si Cuadro alas sa big audience sa bansang Japan.